Saan Curtis Smith Yusuf, ipinanganak 17 Pebrero taong 1985, ay isang artista ng Pilipino-Australia, modelo, host sa telebisyon, DJ at recording artist sa Pilipinas. Kasalukuyan siyang isa sa mga host ng noontime variety show na It's Showtime na pinapalabas sa ABS-CBN Entertainment. Si Curtis ay nakastar sa maraming serye sa telebisyon, na kinabibilangan ng hiram taong 2004 hanggang taong 2005, Kampanerang Kubo 2005, Maging Sino Ka Man, taong 2006 hanggang taong 2007, Diyosa 2008, The Wedding, 2009, Green Rose, 2011, at Kailangan Ko Ikaw, 2013, at nag-host ng tanghali sa palabas na It's Showtime 2009 kasalukuyan. Noong 2014, inilalarawan niya ang iconic na character na comics na si Jezebel sa Jezebel ni Mars Ravelo. Nag-star din siya sa maraming pelikula tulad ng Walang Iba Pang Babae, 2011, na nagtaas ng halagang 278 milyon sa takilya at ang kanyang papel sa pelikula ay nakakuha sa kanya ng isang FAMAS Award para sa pinakamagaling na aktres. Ang iba pang mga pelikulang hit sa box office ay kinabibilangan ng Babe, I Love You, 2010, at A Secret Affair, 2012. Ang kanyang iba pang mga kritikal na papuri na mga tungkulin ay sa mga pelikulang Baler 2008 at Sa Iyong Mga Mata 2010. Sa buong karera niya, nakatanggap siya ng isang Metro Manila Film Festival Award, tatlong FAMAS Award nominasyon, nanalong isa, tatlong PMPC Star Award para sa mga nominasyon ng pelikula, dalawang nominasyon ng Luna Award, nanalo, at anim na PMPC Star Award para sa mga nominasyon sa TV, nanalong, dalawa. Si Curtis ay ipinanganak sa Yarrawonga, Victoria, Australia, ang anak na babae ni Carmen Cita Ogles, isang Filipina mula sa Bulinaw, Pangasinan at James Ernest Curtis Smith, isang abogado ng Australia. Ang kanyang ama ay isang veterano ng World War II at ikinasal kay Carmen Cita Ogles noong 1982. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Jasmine ay isang artista din. Sa panig ng kanilang ama, mayroon silang isang half-sister na nagngangalang Claire na namatay noong 2007 dahil sa isang sakit sa cardiovascular sa 4 na buwan. Si Curtis na kalahating Pilipino, ay bibisitahin ang mga kamag-anak ng kanyang ina sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. Noong 1997, ang 12 taong gulang na si Curtis ay nilapitan ng isang talent scout upang tanungin kung nais niyang magpasok ng isang beauty pageant ng mga bata. Natatakot ang kanyang ama na ito ay isang scam, habang ang kanyang ina ay nais na subukan niya ito. Nang walang kaalaman ng kanyang ama, si Curtis ay nagsimulang magtungo sa iba't ibang mga ahensya ng talento. Sa oras na iyon, siya at ang kanyang pamilya ay nagpasya na manatiling permanente sa Pilipinas. Hindi marunong magsalita o maunawaan ni Curtis ang wikang Filipino sa oras na iyon, at sa gayon ay kinakailangan niya muna pag-aralan ang wikang Filipino.